Guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ang topic na i-discuss natin today, kung anong klaseng mananaya ka ba? Yamadista ka ba o dihadista? So exciting to, no? Kasi karami, may mga mananaya sa atin na straight dihadista. May mga mananaya din sa atin na straight yamadista. So aalamin natin ngayon kung bakit. Kung bakit ka yamadista o kung bakit ka dihadista at kung ano ba talaga ang dapat. So, bago natin sagutin yun, kailangan muna nating alamin ang dalawang behavior ng mananaya. So, mayroong dalawang behavior ang mananaya based sa psychology. Ang isang behavior ng mananaya is conservative. Pag sinabing conservative, napakaingat niyan tumaya, napakaingat magsugal, at laging depend sa pera. Ang katwiran nila, di baling manalo ng konti, huwag lang matalo. May isa namang mananaya sa psychology na tinatawag na aggressive. Yung aggressive, sila yung massive risk taker. Sila yung mga high roller, yung mga nagpaparolling ng pera, 4-5 roll. Talagang sa ang katwiran nila, kumbaga, go home big time. It's either go home or go big. Ganun sila. And pag nanalo sila, talagang tiba-tiba, jackpot-jackpot. Pag natalo rin sila, talagang ubos. Talagang ubos. So ngayon, sagutin natin yung tanong nyo. Bakit ka yamadista? O kaya bakit ka dihadista? So, karamihan ng yamadista because nagiging yamadista sila dahil since exposed sila sa labanan, nakakita sila ng laging labanan. So, lahat ng sikat na pangalan, naglalyamado yan. So, ang mga yamadista, karamihan, doon yung nagbabase sa sikat na pangalan. Sa sikat na pangalan, yun ang basis nila, madurog na pangalan, maglalamado ka agad dyan, may hype. So, sunuran ang mga bettor, sunuran ang mga fans, tatayaan nilang yamadista. Kasi nga, kumbaga, ang conception, ang nasa utak natin, ang nasa isip natin, alam natin na magaling. Although, talaga namang magaling. Talaga namang magaling. Kasi hindi naman sisikat yan kung hindi magaling. So alam nating magaling si Lamad. Magaling kaya siya naglalamado. Sikat siya kaya naglalamado. Pero may mga underlying principles na minsan hindi applicable yung ganun. Kasi minsan yung isang sikat, yung isang magaling, sumikat siya way back then pa. Way back then pa. So sikat siya ng mga panahon lang na yun, isang beses, dalawang beses ang champion. Pagkatapos hindi na niya uli na ulit ang championship for how many years. Or hindi na siya ulit consistent sa scoreboard for how many years. Kasi ako, isa sa tinitingnan ko is consistency ng score sa labanan ng isang breeder. Kasi hindi mo naman kayang ipag-champion ang labanan all the time. Kasi lahat ng mga kalaban mo magagaling yan eh. Lahat kayo naghahanda, lahat kayo nagpi-prepare, lahat kayo nangangarap na maging champion. Kaya napakahirap maging champion. Pero may mga certain breeders talaga na consistent sa labanan. Na kahit hindi sila mag-champion, consistent na maganda ang score. Nagka-cut ang manok nila, ibig sabihin, alam nila paano mag-adapt sa changing environment, sa changing industry, sa changing requirement ng tare sa industry. Sa changing environment ng mga manok sa industry. So talagang kung sino nakakapag-adapt, sila ang consistent na nakaka-score with the changing of times. So, napaka-importante yung tandaan yun. Bago ka maging yamadista, tandaan mo kung bakit naglalamado ang isang manok, either ang isang breeder, either sikat lang ba siya? Dahil lagi siyang sumasali, lagi siyang ini-interview sa TV, lagi mo nakikita kahit saan, pero pag inimbestigahan mo yung mga score niya for the past years, for the past months, hindi siya umi-score. So may problema. Ngayon naman, dihadista, bakit ka dihadista? So, ang nagiging dihadista, ang isang manlalaro, dahil, for the sake na, syempre, gusto niya na mas malaki ang balik na pera sa kanya kaysa sa in-expose niya. And there's nothing wrong with that. It is a very clever move. It is a very clever strategy. However, ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayang baguhin ng pagiging yamado o dihado ng isang manok ang palo niya. Tandaan nyo, hindi madidetermine ng pagiging yamado ng isang manok ang galing niya.
So minsan may mga dehado dahil kalaban niya yung sikat na sikat na hindi naman gaanong umi-score, naging yamado lang ang kalaban, dehado. Pero itong dehado na to, kung i-investigate mo sa mga nakaraang laban niya, sa mga derby niya, consistent, saka mabilis pumatay ang manok. So pag mabilis pumatay ang manok, ibig sabihin lang, may tama siyang ginagawa. Maganda ang pointing, maganda ang genetics, kabisado niya ang manok niya, kabisado niya ang level ng labanan na nilalabanan niya. So, yun ang dahilan kung bakit na dedehado siya. Kalaban niya ang sikat na sikat, kalaban niya ang hindi sikat. So, that's the way nasasahod ka dahil alam mo na yung hindi sikat, na dehado, pero magaling ang manok. So, ano ba talaga ang dapat? Yamadista ba o dedista? So, yun ang tanong eh. Dapat ka bang maging yamadista o dehadista? Ako, whatever, I don't care kung yamado o dehado ang manok. Kasi ang sinasabi ko nga, hindi kayang baguhin ng pagiging yamado o pagiging dehado ng isang manok ang palo niya. So katulad ng mga nabanggit natin sa mga nakaraang video, tinitingnan ko pa rin ang palo ng manok, tinitingnan ko ang consistency ng score niya, tinitingnan ko as much as possible yung mga video ng mga laban niya kung mabilis pumatay ang manok niya, especially for the last few days. Especially yung mga naunang laban niya for that derby. Kasi pag ang isang manok na umpisahan, dalawa, tatlong sunod, na puro panalo, na ang bibilis pamatay, may ibig sabihin yan. Tama ang pakilos niya, tama ang genetics niya, at alam niya ang labanan na ilalabanan niya, alam niya ang ginagawa niya. Kaya lang siya nadihado, inuulit ko, dahil kalaban niya ang isang sikat, na for some reason, sikat siya ng mga unang panahon. Iba namang istorya, iba namang strategy, yung sikat siya, dahil tambagaling talaga siya kahit ngayon. Iba naman ang ibang strategy naman yun. So yun lang yung i-discuss natin ngayon, kung ano ba talaga dapat. So nasa sa iyo kung talagang yamadista ka o dehadista ka. At saka kung conservative ka o talagang isa ka lang, kung isa ka lang conservative o kaya isa kang aggressive. Kasi ako, conservative player ako. Sa akin kasi tinuturing ko na sagrado ang sabong, tinuturing kong sagrado ang pagsusugal, tinuturing kong hanap buhay na pambuhay ko sa pamilya ko. Kasi alam nyo kung bakit? Parang stock market nga ito eh, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, para ka naglalaro ng forex o stock market. Ang kagandahan lang dito kasi, konti lang ang aral na gagawin mo, konti lang analysis na gagawin mo, kasi somehow, yung mga slightest differences, yun ang magpapanalo. Pag nakita mo yun, pwede makalamang ka sa panalo sa pagpili ng manok. So, kung conservative ka, kagaya ko, conservative ako, may mga strategy ako na pag nanalo ako ng ganitong halaga, out na ako. Tama na ako, masaya na ako doon. Kasi, somehow, pag hindi ka pa masaya sa ganun, dyan ka nauubos eh. Diba? Dyan ka nauubos pag wala kang exit plan, pag wala kang goal, pag wala kang target na pera na kinita, o kaya wag wala kang target na stop loss, diyan ka matatalo. Diyan mauubos ang pera mo, diyan ka magiinit, diyan na mag-uumpisa na lumabas yung emosyon mo at pangit magsugal ng galing sa emosyon. Nagagalit ka, nag-iinit ka, sugal ka ng sugal, bara-bara, ubos ka. Especially kung napagtatalo ka na. So kung pag napagtatalo ka na, na dalawahan kang talo, na tatlohan kang talo, ibig sabihin may problema sa pili mo. So tumigil ka muna, mag-relax ka, magkape ka, uminom ka ng soft drinks, ng tubig, maidlip ka ng konti, pwede mong gawin yun. Para pagbalik mo, sharp ka na naman, makorrect mo ang mga mistakes mo. Kasi usually, yun lang naman eh, mistakes sa pagpili. Kasi sabi nga natin, ang larong sabong is talagang 50-50% ang chance. Kaya tayo nag-a-analyze para mas lumaki ang chance natin ng konti dun. Kung wala kang analysis na ginagamit, very basic lang ang analysis mo, medyo 50-50 talaga ang chance mo, hindi ka lalamang sa panalo. So kung medyo nakapag-analyze ka, nagamit mo mga binanggit natin ng mga strategy dito sa mga nakaraang video natin, papwedeng lumamang ka at papwedeng ito ang gawin mong karir o hanap buhay. At hindi naman natin sinasabing kaya mong manalo 100% of the time, no. Mahirap, napakahirap gawin. Ang sa atin lang, lalamang ka sa panalo. Eh kung 70-30, panalo ka ng 70%,
sa buong buwan ng paglalaro mo, kasi nagtatali ka every week, nagtatali ka every month ng mga panalo sa katalo mo. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa application ng online sabong, sa ginagawa natin, sa gawing taas ng kanan niya, mayroong records ng mga, ng summary ng mga pagtataya mo for the whole day, by date yon. So doon mo makikita sa log na yon kung panalo ka or talo ka, kung magkano nang napapanalo mo for the week, for the day, at kung magkano nang natatalo mo for the week or for the day. So, importante na may ganun. Ma-assess mo ang sarili mo kung hanggang saan ka lang ba talaga, kung magkano ng exposure mo, kung magkano ba talaga ang napanalunan mo na, kung magkano ang kailangan mong kapital. So, makakatulong sa analysis mo yon. So, yun lang muna ang dinidiscuss natin ngayon. So, somehow, sana may natutunan kayo at abangan pa ang susunod nating YouTube channel. Thank you.